Materially, financially, emotionally, but most especially spiritually. Father, as I lay my hands upon these people, let your precious authority come upon them. Father, let it flow. Let it flow. Shikarabayanda, darayandi leshandi, daishimi daishiya, daishiya. Yes. Huwag nang lumayo sa Diyos. At huwag kong papayagang malayo ka pa sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I tell you, your life will never ever be the same again. Your commitment will never ever be the same again. Yerabayande! Rabayande! Rabayande! Ipagpatuloy niya. At sa oras na ito, be honest to yourself. Dati kang naglilingkod sa Diyos. Dati kang born again. Alam na alam mo yun. Pero ikaw ay nawala. Naligaw at nalihis ang landas. Pwede bang tumakbo ka papunta ng harapan at magpaliglob sa Panginoon? Come forward! Yung mga backsliders, come on, come forward! Mga dating tumutugtog, kumaawit, sumasayaw sa Panginoon. Mga dating naglilingkod sa Diyos. Come on! Come forward! Yung mga backsliders, be honest to yourself. Be true to yourself. Hindi ka makakabalik ng malalim sa Diyos unless na magkaroon ka ng true repentance and full repentance. Because guilt and condemnation will be in your heart continually. At sa oras na ito, hindi lang ang mga backsliders. Alam na alam mo, ikaw ay hindi pa born again. Nasa bisyo at kasalanan. Will you please come forward at magpaliglob sa Panginoon? Come on. Sa lahat ng gustong magbagong buhay at magpaliglob sa Diyos, lumapit at tumakbo na sa harapan. Yes! Come on, hintay kayo dito ng Panginoon. Hintayin ko po kayo. Yung magpapakatotoo sa kanyang sarili. At yung magpapakatotoo sa kanyang sarili. Lord, kailangan ko na pagsisira ng kasalanan ngayon. Kailangan ko ng magbagong buhay. Kailangan ko ng magpaliglob sa iyo ngayon. Kailangan ko na isuko ang bisyo kasalanan ito sa iyo ngayon. Kailangan ko ng magpagamit sa iyo ngayon. Lord, di po ako nakapagtuloy-tuloy. Pero ngayon, magtutuloy-tuloy na po ako. Huwag mong tingnan kaliwat ka na liwat sa harapan. At huwag mo rin tinitingnan ang nagpupunta sa harapan. But rather, check your heart and check yourself. Come on, bata, matanda, babae o lalaki. Arise, shine. For your light has come. And the blessings of the Lord shall come upon you. Sabi nga ng Biblia, awake, you sleeper. Gumising ka. Ikaw na natutulog at laging tulog.
na nabubuhay sa bisyo at kasalanan, sa kadiliman, sa kasamaan. Magningning ka. At yung mga nasa ibang bansa at maging nasa Pilipinas, pagising ng umaga, pagtulog ng gabi, halos araw-araw, Facebook, Internet, Dota, YouTube. Wala ka nang ginawa, kundi diyan ka na lang. Pagsisi ka na ng kasalanan, magpaniklob ka na sa Panginoon. At wag mo sabihin, Word of God ang pinupos mo. Pero na isang kalalawa, wala ka nadadala. Na isang supporter, wala ka nadadala. Tagal mo na sa lugar na yan, tagal mo na sa ibang bansa. Wala ka pa rin na itatayo. Let your light shine. And God's light shine upon you. Yung pumupunta po sa harapan, yung hindi pinuwersa, yung mga hindi pinilit at hindi napipilitan lamang, yung talagang magsisisi ng kasalanan, magpapaliglob sa Panginoon, mga dating backslider na magiging totoo at magiging tapat na sa Panginoon. Come on. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, lumapit kayo ng mas malapit sa inyong TV screen, kahit isang hakbang lang. Yung mga lalapit sa harapan, yung talagang alam niya sa sarili niya, pumunta ako rito sa harapan, hindi ako pinwersa, hindi ako pinilitkusang loob ko ito. Gusto ko nang magsisi ng kasalanan, gusto ko nang magbagong buhay, kung gusto ko nang tumalikod sa mga bisyo at kasalanan. Gusto ko nang makalayo rito, mga maling barkada, mga maling bisyo. Gusto ko nang maglingkod sa Panginoon. Gusto ko nang ibigay ang buhay ko sa Diyos. Gusto ko nang magpagamit sa Panginoon. Tuloy-tuloy na ito, gusto ko na rin mag-full-time. Come on. Be honest to yourself. Be true to yourself. Mawalang galang na po sa maraming attendee. Oo, umaten kayo. Oo, umaten kayo na maraming absent. O maring regular ang pag-attend ninyo. Pero hanggat wala kayong soluin kada gawain, wala pa rin kabuluhan ang buhay ninyo. Dahil ang mga totoong born again Christian ay nagniningning at maraming soluin pagdalo. At kung wala ka pa rin ini-evangelize, wala ka pa rin tinuturuan, at kung ikaw na dating ginagamit ng Panginoon ay hindi muling nagpapagamit kayo sa Panginoon, wala pa rin kabuluhan ang iyong buhay. Sabagat ikaw ay isang attendee lamang na masasabi natin palamuti na hindi ka gamit-gamit ang buhay sa Panginoon. So let your light shine! Let your light shine! Mas maganda pang kainin na natin ang ating mga pride. Mas mabuti pang kainin na natin ang ating kahihiyan. At lumapit ng harapan at pagsisi ng kasalanan ng katotohanan at magpaligloob sa Diyos. At maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Anong sabi nga ng kapatid kanina? Parang ayoko na nga muling maglingkod sa Diyos, magtamburin, sumayaw sa Diyos. Kasi feeling unworthy. But God is good. God is good. God is good. God is a forgiving God. And He is good all the time. At sa paglapit niyo sa harapan, pagalingin din kayo ng Panginoon. Gawan din kayo ng himala ng Diyos. Maranasan ninyo ang kabutihan ng Diyos. Blessings at promotion ay sumayin niyo. Success and victory ay sumayin niyo. Ano man ang mga kahilingan niyo sa Panginoon, sumayin niyong lahat sa oras na ito. Sapagkat sa inyong pagpamuniglob sa Diyos, laging may regalo ang Diyos. Regalo ng pagpapagaling. Regalo ng himala. Regalo ng blessings and promotion, success and victory. Laging may regalo ang Diyos. Mabuti ang Diyos at mananatiling mabuti ang Diyos magpakailan-kailan pa man. I pray sa oras na ito, maranasan mo ang kabutihan ng Diyos, ang kapatawaran ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-angat ng pagbago ng Diyos, ang kalinga ng Diyos. Mabuti ang Diyos.
Nagsisisihan ko na ang lahat ng nagawa kong mali. At sa oras mong ito, tinatakwil ko ang lahat ng hindi tama sa akin mo. Ako ngayon ay nagbabaliklob sa iyo. Bukas ang aking puso, Jesus. Tinatanggap kitang tunay bilang Lord God Savior ng aking buhay. Patuloy mong linisin at panalin ang aking buhay. At sa oras na ito, inaalay ko ang buhay ko sa iyo. Gamitin mo para lamang sa iyong karangalan. Sa pamamagitan ko, iligtas mo ang mga mahal ko sa buhay at ang maraming tao. At sa oras na ito, maglilingkod ako sa iyo. Iaalay ko ang buhay ko at ang lahat ng anumang meron ako. Gamitin mo po ako para sa iyong karangalan. Ako na lang ang mananalangin. At sa oras na ito, as I lay my hands upon you, people of God, precious people of God, I pray na gumaling din kayo sa inyong mga karamdaman. Sa taas bang dalawang kamay, patungo ng langit, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, lahat po nang nandito. Panginoon, lahat po ng mga nakikinig at nanonood, lahat po nang nandito, gawan niyo po sila ng himala. Pagalingin niyo sa kanilang karamdaman. Mula po ng ganda, lampakan mula palat hanggang kaloob-loob ang dakilang Ama. Sila'y nakinig at nanood, sila'y nagpunta rin sa Panginoon na merong sakit, may mga problema, may mga pagsubok, may mga laban ng buhay, merong kahilingan at panalangin. Huwag niyo po silang pauwiin. Huwag niyo pong hayaang matapos silang makinig at panood na walang dakilang bagay na nangyari sa kanila. Father, I pray, let the healing flow, let the miracle flow, let the revival flow. Let their prayers be answered, I pray in Jesus' name. And let the thanks of God be upon them, I pray, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the living God. Father, 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 let it flow in Jesus' name, the Son of the living God. Yes, yes, Father, let it flow in Jesus' name, the Son of the living God. Kanta-kanta, humihinay ang tingin. Galingan ninyo, galing sa puso, mas malalim sa puso. Mas di ba umiyak-umiyak pa kayo ng malalim, sige. Urakian na rabarin ni Miyanda. Yes! Yung mga nakatilat, ayaw puntahan yun, ayaw ang patungan ng mama yun, tilat na tilat eh. Gusto ko yun talaga bigay na bigay sa Lord, yun naman talaga puntahan. Yung inihintay ka ng lumapit, di magandang puntahan yun. Father, for your own glory alone, let it flow! Let it flow, let it flow! Shiri Miyanda, rabahanda, rabahanda, shikiro Miyanda.
Rayanda, Carabasara Bayanda, Rayanda Rabahanda, yes, Father, for your own glory alone, for your own glory alone, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God, oh Rabia, Sarayande, Sarayande, Rabahande, yes, Lord, yes, 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 Mura Rabahanda, Rianda Rabahanda, yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, ikaw na nagigiling, ikaw na nanood, let the miracle of God be upon you this day. Ano bang pangangailangan mo ay sinasagot ng Diyos sa oras na ito. At sa oras na ito, receive the task of God. Receive the fresh task of God. Let it flow in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Sabi ng doktor, may sakit. Ano sabi ng doktor nung nalaman na may sakit ka sa puso? Operahan ka? Binigyan ka ng gamot? Hindi pa naman po. Magpa-CT scan. Magpa-CT scan. Bago ka nagpunta rito, ano yung nararamdaman mo? Yung gitgit ko, masikip. Masikip? Nag-pray tayo, napuspos ka ng banal espiritu, anong nararamdaman mo na? Wag po. Nalis po yung nararamdaman ko. Maluwag. Naalis na yung kanyang nararamdaman. Ganyan nangyari sa kanya, Sister Rami. Siya po ay pumunta rito, mabigat ang kanyang nararamdaman at mayroon siyang karamdaman, lagnat. Oo. Kasi po, ganito po yung kasamaan po ako ng ni Sister Christy. Harap nga sa camera kasi. Kasamaan po ako ng ni Sister Christy, yung asawa po namin, ay magka-kodya po sa ibang bansa. Magkasama po sila. Ngayon po, nagtatangkaso po kami lahat ng pamilya ko. So, bali pag-open ko ng FB kanina, so nakita ko yung post ng asawa ni Ate Christy na may anniversary pala ng inyong... Mm-hmm. Oo, yan. Nakikinig pa kayo? So, ano pangalan mo ulit, sister? Cecil po. Cecil Paulino po. So, taga saan ka? Novaliches po. Novaliches. Paano kang... sino nagsama sa'yo rito? Siguro po ang presensya ng Panginoon na lang. So, walang nagsama sa'yo? Wala po. Bali po yung husband po ni Ate Christy kasi magta... Sinong Christy? Si Ate Christy Hamisal po. Ay, DG po. Yan. Hamisal, DG. Kasi maraming Christy rito eh. Kasi po, May Christy Boko, may Christy Marpito. Yung husband
husband po niya, saka yung husband ko, nasa Abu Dhabi po magkakaroon. Ayun! So, bali po, bali, marunong din po ang Panginoon dahil po, apat pong ang anak ko, so, lahat po sila nagtrangkaso. Mm-hmm. So, bali, lahat na po sila magagaling at ako na lang po yung... Hindi ba magaling? Bali, pinagaling muna po sila ni Lord at ako na lang po yung hinuli nilang parang... So, napunta ka rito, anong nararamdaman mo? Bali po, pag-open ko po ng MP ng anak ko, nakita ko po yung post ni Kuya Rodier. Ayun. Na anniversary niya po ngayon. So sabi ko, Lord, gusto kong umatin. Kasi ang bigat-bigat mo ng dirty po. Ayun, no. Maginig kayo maigi. Gusto ko pong umatin. Taglit lang. Nakarating siya dahil sa pinost sa MP. Nakikinig pa ba kayo? Kikinig pa ba kayo? So maraming makakarating dito kung ang FB ninyo ay gagamitin ninyo at magpo-post kayo. Sinirin din may FB, taas ng kamay. O, gamitin niyo yun. I-post ninyo. So through pagpo-post, nakarating ka rito. Praise God, ganyan ang pag-i-interview. Nag-message po kay Sir Roger na sabi ko po, Sir, pwede po bang malaman po yung ng number po ng ni Ate Chris ng web niyo po para po maka-attend po ako. Ayun. Dito po sa inyong sa inyong anniversary. Kasi last po, umatin na rin po ako dito. Okay. So ngayon, pag-attend mo rito, nagpakatotoo po ako na talagang sabi ko sa... Pakinig kayo maigi, nagpakatotoo siya. Sabi ko sa husband ko, pupunta ako dun sa sa circle, dun sa City Hall. Sabi niya, ma'am, malayo kasi nga may trangkaso ka. Sabi ko, kakayanin ko pa. Sabi ko, ganun. Dahil siguro, inaano na rin ako nung ni Lord na maka-attend sa ganitong gawain. Nagpunta ka rito nang may trangkaso ka? Opo. O, sipi ninyo. Nakikinig ba kayo? May trangkaso siya, umuulan, no? Nagpunta siya. So, nung nag-pray tayo, anong naramdaman mo? Gumapo yung pakiramdam ko sa... bigat po sa dibdib ko. Kasi po may pinagdadaanan po kami kasi nga siyempre nasa ibang bansa yung husband. Di yung masabi natin na nag-ano tayo. Kaya yung mga nasa ibang bansa, i-evangelize nyo yung mga kakilala nyo nasa Pilipinas. At yung mga nasa ibang bansa, itayo ang Kingdom of Jesus Fellowship doon. Okay, sige, salamat, Sister Katsensya. Palahin ka ng Panginoon. Kinakailangan, may ngiti, So, kayo po ba ay maligaya, masaya, sapagkat ang ating pong radio ministry ay umabot na po ng 20 taon. Imagine nyo po, mas matanda pa po sa panganay ko. Amen. So, napakabuti po ang Panginoon. Ang umabot ka ng 20 years sa radio. Patuloy na po mapailan lang ang salita ng Diyos, hindi po biro na achievement yon. Sapagkat marami po pumunta ng radio, pero ngayon ay nawala na po sila. Hindi po biro yung kayo po ay magbayad linggo-linggo, kasi po may bayad po yung airing natin sa Himpapawid. So hindi po biro yung na linggo-linggo tayo po ay nagbabayad para lamang po ang salita ng Diyos ay maihatid sa lahat ng Pilipino. At ang Diyos po ay napakabuti sapagkat siya ang nagpasimula ng bagay na ito sa ating ministeryo. Ang ito ang sabi ng Panginoon at siya rin naman ang nagpanatili nito. Kung kaya after 20 years, ang ito ang sabi ng Panginoon ay patuloy na malakas at matatag na pumapailan lang sapagkat nangawala ang mga supporters nito. Amen? Pero ang ministeryo na nagmula sa puso ng Diyos ay nananatili pa rin po. At yun ang dahilan kung bakit tayo po lahat ay nagkatipon sa lugar na ito. Alam niyo po, ang radio ministry, ang ito ang sabi ng Panginoon, ay ipinanganak sa puso ng Diyos. At ang mga unang tao na sumuporta rito ay mga simpleng tao po, hindi po mga milyonaryo, hindi po mga mayayaman, pero mga simpleng tao lang na ang asawa ay kontratista, nagkukontrata ng mga sa construction, amen? Siya po ay isang nanay, amen? Pero ang Diyos po ay naglagay ng malalim na burden sa kanya. Kaya po mula sa sweldo ng kanyang asawa, pag kumikita yung kanyang asawa sa pangungontrata,
siya po ay sumusuporta, nagpe-pledge siya. So siya po yung nagbabayad doon ng radio. Nung mga unang panahon na ito ay pumapailan lang sa Himpapawid. Pero dumating ang panahon, yung babaeng yon ay nawala rin. Hindi po natin malaman kung anong mga dahilan, pero nawala po sila sa ating ministeryo. Pero alam niyo po ba, ang Diyos ay nag-raise up uli ng mga panibagong supporter. Para po si Elijah, ano po, noong ang ministeryo ni Elijah ay binigay sa kanya ng Panginoon, nag-raise siya ng mga babaeng balo para suportahan ito. Nag-raise siya ng mga uwak, ng mga ravens para ipadala po ang provision para manatili po ang ministeryo ni Elijah. So ganun din po ang ito ang sabi ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyo kung kayo ay kabahagi ng ito ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong pag-aayuno, at sa pamamagitan ng inyong pagkakaloob. Huwag po kayong magsasawa, huwag kayong manghihinawa, sapagkat lalo po't higit sa panahong ito na ang Pilipinas ay nangangailangan makarinig ng salita ng Diyos. Ito na lang po ang natitirang light of the world. Ito na lang po ang natitirang ilaw. Sa Pilipinas po ngayon, accepted na ang maraming uri ng kasalanan. Accepted na ang pagiging bakla. Accepted na ang pagiging tomboy. Accepted na ang maraming mga pamumuhay na hindi po accepted ng Biblia. Pero kapag pumailan lang po patuloy ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ito ang sabi ng Panginoon, then we are doing our part in these last days to let our light shine to the Philippine Islands, sa buong Pilipinas po, manatili po na ang ating ilaw, ilaw ng katotohanan, ilaw ng kapangyarihan, ilaw ng pagpapalaya, ay patuloy po na marinig ng mga Pilipino. Kaya huwag po tayong pumayag na mawala po tayo sa ere. Patuloy niyo pong suportahan, ipanalangin, mahalin, yakapin at pagkalooban ang ministeryo ng ito ang sabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po, ang hapon po sa atin, let us continue to let our light shine. At ang light po na yan ay ang salita ng Diyos. Kasi ang kailangan po ngayon ng Pilipinas ay ang salita ng Diyos para yung mga kasalanan po na unti-unti nang tinatanggap ng ating kultura at ng ating society ay patuloy po itong masawata. Amen? So kinakailangan po nilang patuloy na marinig ang katotohanan, ang salita ng Diyos. Ang ito ang sabi ng Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy na maging kabahagi, na patuloy pong magningning, mag-apoy ang kapangyarihan at ang salita ng Diyos sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng ito ang sabi ng Panginoon. Amen? Amen. So, sino po ang nais na maging kabahagi ng ito ang sabi ng Panginoon ministry, radio ministry, sa pamamagitan ng panalangin? Taas nga po kamay. Amen. Mangako kayo, magpe-pledge kayo na ipapag-pray nyo ang ministeryo ng ito ang sabi ng Panginoon. Taas po ang kamay. Mahirap ba yun? Walang bayad yun ah. Amen. Uusalin lang ng inyong mga bibig sa inyong prayer time. Amen. Ang panalangin para sa ito ang sabi ng Panginoon, para ito'y patuloy na i-bless ng Panginoon at makapagpatuloy sa pag-eere sa Himpapawid. Amen. Okay. Pangalawa, sino ang nais maging kabahagi ng ministeryo ng ito ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno? Okay, taas po ang kamay. Ipapag-fast ko ito. Hindi ko lamang ipapag-pray. Praise the Lord. Meron pong mga nagtaas ng kamay. Bless your heart. Bless your souls. Hallelujah. So, maraming salamat po sa inyo. At, sino naman po ang nais maging kabahagi ng ministeryo ng ito ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay or pagkakaloob or pagsuporta financial? Taas nga po ang kamay. Ayan, praise the Lord, meron din po. So hindi mahalaga kung ito ay libo o daan, kung ito ay milyon, ang mahalaga po yung puso nyo na handang magkaloob at sumuporta. So it doesn't matter gaano man ito kalaki o kaliit, ang mahalaga po, tayo po ay magpatuloy na magkaloob at magbigay. Amen po ba? So let us continue to let our light shine
to the Philippines and to the whole world through our lives sa pamamagitan po ng buhay natin. Whether tayo pa estudyante, mga nanay at tatay, mga magulang, tayo pong lahat ay magpatuloy na magningning. Sabi nga po ng isang kanta, "Let the flame keep burning in my heart." So sabi nga po kanina, nag-uusap kami ng isang kapatid doon sa likod, mamaging ano po ba ibig sabihin ng pagbabackslide? Sabi ko, ang ibig sabihin ng pagbabackslide, kung ito na dati yung narating mo sa pagsiserve o paglilingkod sa Panginoon, bigla kang nag-back at nag-slide. Yun nga yun eh, ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa. So kapag aandak-andak na po yung apoy natin sa ating mga puso, abay, tayo po ay mag-isip-isip na. At tayo po ay gumising na. At sabihin po natin sa Lord, "Lord, muli mong sindihan ang aking puso. Pag-apuyin mo ito. Pag-alabin mo ito. Huwag mong hayaan ako'y mawala sa iyo." Amen! Lalo na po't malapit na po ang second coming of the Lord. Malapit na po ang... Amen! Malapit na po ang rapture! Kaya hindi na po ito ang panahon na tayo po ay nanghihina, nanlalampot, o tayo po ay nawawala sa ating Panginoon. So, sabi nga po ng kanta, "Carry your candle in the midst of the darkness." Sa gitna po ng kadiliman ng bansang Pilipinas, sapagkat sabi ko nga po sa inyo, ito na ang panahon na malapit nang dumating ang Panginoon, kasi ang wickedness ay patuloy na nag-arise. Ang bansang Pilipinas po ay patuloy na nagiging wicked, sapagkat ngayon, dati ang mga kabaklaan ay tinatago, pero ngayon lantaran na, nasa telebisyon pa. At para bang it is something to be proud of. Amen? Iba na po ang panahon ngayon. Kaya sabi doon, tayo magdadala na ilaw ng kaliwanagan para sa maraming nasa kadiliman. So, paki-flash nga, kapatid, yung ano dito, yung, meron ka bang lyrics nun? Yung "Carry your candle in the midst of the darkness." So, kantahin po natin ito bago po tayo mag-close in prayer. Tapos na po ba kayong lahat kumain? Amen! So, huwag niyong hayaan na yung nasintihan na kandila sa inyong mga puso ay mamatay ulit. Kinakailangan, ipagpatuloy niyo yan. Humanap kayo ng mga kapatiran na didikitan niyo para kayo'y patuloy na mag-alab sa Panginoon. Huwag na kayong bumalik sa mga dati niyong kachismisan. Huwag na kayong bumalik sa mga dati niyong barkada na hindi naman kayo dadalhin sa kaliwanagan. Humanap kayo ng mga totoong Kristiyano na magiging kaibigan niyo para lalo kayong mag-alab sa Panginoon. Pangalawa, huwag niyo mahayaan na paglinggo ma-absent kayo. Kasi ang kandila, kinakailangan nagpapatuloy yan na nagsisindi. Kinakailangan lalo yang na didiligan or lalong na bibigyan ng kapangyarihan, at makukuha niyo yan pag kumaaten po kayo linggo-linggo. Huwag po kayong papayag na mag-absent pag tuwing Linggo. Amen? Umaten po kayo sa church natin. Nandun po tayo sa fourth floor ng LRT Anonis Station. Kung kayo taga Pampanga, taga Nueva Ecija, taga Makati, umaten po kayo sa mga churches natin dyan, sa mga lugar na yan. Huwag niyong hayaan na mamatay ang sinti sa inyong mga puso na natanggap ninyo ngayon. Amen? Hallelujah! Panginoon, tunay nga ma, na tinatanggap po namin ang hamon na maging ilaw ng madilim na sanlibutan. Kami po, O Diyos, sa mga Kristiyanong maninindigan sa katotohanan, maninindigan sa kabanalan, maninindigan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Lord God, salamat po sa ministeryong ipinagkatiwala mo. Ang ito ang sabi ng Panginoon, Radio Ministry. 20 taon ang iyong katapatan. 20 taon ang pagsasahing papawid ng katotohanan. Nang walang takot, O God, na pagbibigay, O God, ng rebuke, Panginoon, sa maraming kasalanan ng aming bayan.